Good morning mga ka-schoolmates and welcome sa Jason TV. Ngayong araw na to, bibigyan ko kayo ng isang honest review sa isang bangko na ang pangalan ay CIMB Bank. Watch until the end, ihahayag ko po sa inyo kung magkano ang interest na natanggap ko this month. Watch this! Good morning once again mga ka-schoolmates. Disclaimer lang po, hindi po ako employee ng bangko at hindi po ako binayaran ng bangko para gawa ng review ang kanilang bank. Isa lang po akong kliyente na gumagamit ng banking services nila. Let's go first to the background of CIMB Bank. Who we are? Nandito sa kanilang website, CIMB Bank Philippines is an all-digital mobile-first and multi-awarded bank who has onboarded over 1,800,000 customers in its first year of establishment since December 2018. CIMB Bank PH is the newest member of the CIMB Group, one of the ASEAN's leading bank, and it's present in over 16 global markets. Yes, meron po silang branches here in Asia and some other parts of the world. Meron po sila sa China, Hong Kong, Indonesia, Singapore, USA, and here in the Philippines. Sa Philippines po, located po ang kanilang branch sa Bonifacio Global City, Metro Manila. For the safety of your deposits, don't worry kasi deposits are insured by PBIC up to 500,000 per depositor. CIMB Bank Philippines Incorporated is supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas. CIMB Bank Philippines Incorporated is a proud member of BankNet. Well, there are different options para mag-open ng account dito sa CIMB Bank. Option number one, pwede kayo mag-download ng CIMB application sa inyong iOS at Google App Store at create an account. Ito po. Ayan. You can create an account through that application. Pero yung ginamit ko po para mas madali ang approval ng aking CIMB account is nag-create muna ako ng account gamit ang aking GCash. Yes, you hear it right. Ang CIMB is connected sa GCash account. Ang tip ko po is mag-create muna kayo ng GSave account ninyo para may fast approval na pagdating sa other bank accounts sa CIMB. Okay, now let's go to my GCash. Okay, saan nyo ba makikita ang GSave account ninyo? A little story lang po mga ka-schoolmates, before I encountered CIMB Bank, dito po muna ako sa GCash. I was thinking before, kasi may mga income ako with the internet, mga online transactions ko. I was thinking kung saan ko siya pwedeng isave. Kahit hindi ko pa siya ginagamit, at least nandun siya sa isang lugar na nag-earn siya ng interest. And luckily, I met the save money option ng GCash. Open natin yung save money option ng GCash. Ito po yun. Well, pag kinik nyo yan, lalabas yung GSave account ninyo. Pag wala pa kayong GSave account, hindi ganyan yung lalabas sa interface ninyo or sa GSave account ninyo. May nakalagay na button dyan na you have to create your GSave account. Madaling madali lang po. Trust me. It's easy as 1, 2, 3. I-click nyo lang po yun, sundin nyo lahat ng instructions, tapos mayroon na kayong GSave account. And before that, before kayo makagawa ng GSave account, make sure na GCash ninyo is fully verified. Yung may nag-undergo na kayo ng KYC or Know Your Customer, at least ang CIMB is hindi na mahihirapan to check your authenticity kasi naka-undergo ka na ng KYC under GCash. Pag natapos nyo na po yung application nyo for your GSave account, now mag-email sila ng ganito. Hi Jason, we're glad to inform you that your GSave savings account has been opened. And another email na matatanggap ninyo is yung GSave account ninyo is pwede nyo nang magamit or ma-open gamit ang CIMB application. Now, let's go to the CIMB. Okay, pag natanggap nyo na yung CIMB email na pwede nyo nang i-connect or pwede nyo nang tingnan yung GSave account ninyo sa CIMB app, may kalakip yon
na temporary username and your password. Ang nakalagay na password doon is your contact number sa GCash account ninyo. So, if you have that, ilagin nyo dito as your username and yung password ninyo. Since na-input ko na yung mga important details na yun, I can now log into my CIMB app. Now, let's log in. Okay, as you can see, I have three accounts here. My FastPlus account ako, my AppSave account ako, and my GSave account ako. Ito yung sinasabi ko kanina na connected sa GCash account ko. As you can see, may ganitong amount ako dito sa GSave. Ito din yung nagre-reflect sa my savings account sa GCash. Yes, 2,272. Tapos dito is may 2,272.54 din ako. Ay, kanina, you have your GSave account only pagpasok nyo dito sa application. Now, you can apply for AppSave account in FastPlus account. May instruction dyan. Ang kagandahan is different sila ng interest rates. Then, you can request for an ATM. Yes, truly, may ATM po ang CIMB Bank. The good thing here is that if you have your ATM na po, you can withdraw at any bank without charges. Yes, di ba basically pag nag-withdraw tayo gamit yung ATM cards natin sa other bank, usually may deduction na 11 pesos as ATM withdrawal fee. Right? Pero dito, pag ginamit yung CIMB, wala siyang withdrawal fee. Isa ito sa napakagandang features ng CIMB kung saan wala kang any withdrawal fee na babayaran sa kahit anumang ATM machine. Sa tatlong accounts na meron kayo, yung FastPlus account lang ang merong ATM. Yes, yung FastPlus account lang ang may ATM. The question is, paano ba mag-deposit dito sa CIMB Bank? Well, ang gagalawin nyo lang is yung cash-in button. Ito po. Let's click cash in. Pwede kayong mag-cash in, over-the-counter cash in, and online cash in. Over-the-counter cash in, pwede sa 7-Eleven, other payment centers, Bayad Center, and over-the-counter banks. And pwede din gumamit ng bank transfer. Kung meron kayong banko na iba, tapos gusto nyo mag-save dito sa CIMB, well, i-transfer nyo na lang through online banking. This one, I have here information from pesolab.com na truly and legit na isa si CIMB Philippines na nagbibigay ng highest interest rate in the country when it comes to savings account. With the three accounts, I earned a total gross interest earned of 64.28. Yes, not bad. Although maliit lang siya na amount, pero at least yung pera na hindi nyo muna ginagamit is nag-earn ng interest. And that's all for today mga ka-schoolmates. We will see each other again next time para sa review and online money making apps. Please click subscribe and the notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating videos.